Apples are being up in English Channel 2 and Reducing Rights. Now I'm in grade 12 learners. Alas 9 ng umaga. Masadamkin na sa kanilang positional. Kapasok sa chain. Graduation sa K-12 senior high school. Ayan, ito naman natin sa pagmumuka. Masaya-masaya nga. Bali, matagal-tagal na ako dito sa pagtuturo. Magkipirpiyos na pala ako dito sa paaralang ito. So, lahat na klase na mag-aaral ay halos nadaanan na. Ito palang grupo ito ay produkto ng pinagdaan ng pandemya. Subalit, dalawang taon silang nag-modular. Kaya, medyo, ang pagturo namin ay talagang medyo dumaan sa mga butas ng karayom. Kailangan nilang mabalikan na nawala at nakulang, at pagkatapos hahabulin na naman yung mga bagong subject para sa gayon ay hindi mahuli yung topic pala, no? Inahabol ang topic. Una is binalikan yung mga nagdaan dalawang taon na topic, lalo na sa electrical installation and maintenance. Kasi mahirap ito na strand. Kumbaga, kailangan balikan mo parang siya. Kailangan balikan. No? So, yan. At binalikan ko namin ng aking kasamang guro. At pagkatapos, puspusan ang aming pagbibigay ng out ng performance. Actual performance. Para nang sa gayon, during sa assessment, ay makuha nila ang lahat ng mga competencies na nakalaan para sa mga mag-aaral. So, yan po ang mahirap pagdinaanan ng ganitong mga problema, mga pandemya, at talagang kailangan magduplikayod ang gagawin. Ang ginawa naming mga guro para nang sa gayon ay maibalik, maisaayos ang kanilang mga competencies na dapat matutunan sa loob ng isang taon. So nang bumalik sila is grade 12 na. Number 11 is parang kalahati is nung last part ng taon ay nag-face to face, pero medyo may hindi pa siya full blast. Ngayon naman is kung paminsan-minsan nagkakaroon ng obstruction sa classes kasi gaya ng nakaraang tag-init, suspend din na naman yung klase, balik sa modular. Kaya nung nakaraang linggo, sobrang lakas. So, kailangan mag-modular ulit. So, kailangan as teacher, kayod talaga, kayod marino para makuha, matugunan yung mga nawalang competency at nababayaan or medyo naiwan ng mga competency. Ayan, kita naman natin sa kahit ano pa mang nangyari ng mga pandemya, ito na sila ngayon at umaharap na sa entablado para sa kanilang napakasayang pagtatapos ngayong 2022-2023. Kung titingnan natin, ang lahat ay masasayang pagmasdan. So, grabe ang mga pagsubok na dinaanan ng mga bats na ito sapagkat
sikat, medyo pilang taon pong nawala yung face to face dahil sa sinasabing pandemya. Okay. At ngayon, sila rin yung batch na hindi nakapag-graduate ng face-to-face bagkos sila ay nag-graduate sa grade 10 na virtual. So, online. Online lang yung pagpapalabas. Yun, mahirap din yun. Sinusundot namin ang pinagpuntahan ang bahay-bahay at para lang mapicturan at mailagay sa online platform. Oh, yan, pinaspasan ko na yung pag-video at patapos na yung lahat ng strand at ang susunod nito yung mga bisita at yung mga faculty and staff. Ako ay hindi makita dyan kasi ako yung sound spinner dito at pinabayaan ko lang na mag-play yung aking video para nang sa iyon ay makuha ang mga importanteng mga bagay-bagay during sa pag-prosesyonal ng mga mag-aaral. Eh, ang sunod naman ay pagpasok ng ating mga faculty staff at mga bisita kasama yung aming principal. Few inches later, a few moments later, eventually, meanwhile, one municipal officials, barangay officials, na mga bisita namin. Ito yung mga kasamahan ko na mga guro. Ayan, bali mga mahigit kumulang 15, 40 plus na kami. Ang iba niya is nag-prepare. Iba naman ang kante naman dyan. Nandiyan lang sila kaya pa rin na. Ako ay hindi nakasali dyan. Kasi alam niyo naman yung sound spinner. Ay, masaya rin naman. At least, nakita ko yun. Dito naman, ang sunod na bag ay yun yung pagbibigay ng pagtawag ng pangalan at pagtanggap ng kanilang awards. Ito na yung pinakamasayang party ng kanilang division. Diba? Papunta ka doon sa Interlado at tatanggapin mo yung awards at isasabit sa'yo ng mama, ng magulang, mga kapatid o gulang-gula, anti-uncle. Dumaan din ako niyan. Napakasaya. Parang hindi mo ma-drawing o hindi mo ma-abot na ngayon. Isipan ang kaligayahan na darama sa ganitong mga oras ng pagtatapos. Lalo na kung college na. Ito, sinyaray pa lang, pero masaya na rin. Kasi mayroon naman silang mga insito. Diba? Parang, pwede na kasi silang magtrabaho after nito. Para naman sa gayon ay wala silang pang paaral sa kolehiyo. So, may pwede na makapagtrabaho sa kanilang stand na pili. Ayan. So, yan, tinatawag na. Kita niyo ang daming graduates. So, pali mga 150 plus yata ito. Yan, ito na. Masaya na sila. Nakatapos na. Nag-iiyawan. Iba, masaya ang mga mukha. Happy faces. Mamimiss talaga namin ito mga bata ito. So, kaya may gitong isang taon kasama ng face-to-face. Pero at least kuhan parang nakakamiss naman. Ito yung ating estudyante sa EAM. Ganyan. At nagpa-picture kasama yung kanyang mama na estudyante ko rin. Okay. Diba masayang tingnan ang mga kabataan na nagtapos sa kanilang person o sa kanilang strand sa senior high school. Tapos na po yung programa at yan na po nag-picture taking picture at photo op na yan ang aking mga kasamahan at may dalawang nandiyan at
ko naman na ang sunod yung bago mag mag-revision yan. Nilibot ko ang buong gym at na ay ginunan ko ng video at paalam naman tayo sa kanila, okay lang naman. Ayan na ang mga aking mga mag-greeting. Bali sila pala yung design nito. Pintura nitong hall natin. Yan. At ito yung stage. At pintura doon. Sila yung in-charge yung aking, aming mga construction painter. At at the same time, AIM at small engine technician. Yan o. Yung stage na kita niya. Yan. Sila yung nag-prepare. Ganyan sila pa. Talagang grabe ang trabaho na ibinuhos nila para lang maganda yung ating gym. Yan yung mga kulay na maganda. Oh. Yung mga construction painter po ang nag-design nila. Kasama ang mga input. Yan, masaya sila. Hindi pa yung nagsisimula yung before the start of the program in our principal. Yan yung aking mga ICT with 9. Ito naman yung pag last decoration sa gabi. Pag kinaumagahan, gagawin na. Ito na yun, mga alas at sunito ng gabi. Yan. Nag-decorate pa kami. Ito na yung glass na retouch ng stage. Kita naman ninyo paano yung ano yung mukha ng stage pag gabi. Ayan. At nanda naman para sa kinaumagahan ay graduation na. Ayan. So, ang paghahanda talaga matagal. Pero isang oras lang may git. Nagamitin. Ganyan talaga yung mga committee. Kailangan mag always prepare talaga sa mga mangyayari, mga pagbabago. Ayan. At tapos na may mga cover ng mga puan. Ito yung mga worker niya sa gabi. Dito naman niya paano ako tinulong, kami tinulong ng mga bata nito. Sila yung mag-agregate pag kinabukasan. Masaya pa rin, no? Kahit api na, nandyan pa sila. Todo ang suporta para lang sa kanilang malalapit na graduation. Yung napakita nyo sa una, yun yung actual graduation. At pinutol ko naman dito sa ulihan. Ito na yung kanilang pag-prepare. Diba? Una yung graduation, bago yung preparation. Diba? So, at least nakita ninyo kung ano ka importante yung kanilang ginawa. Bye-bye na po. Salamat.